Ayun, what's up mga kapet? Eto na naman ho tayo, late na naman. Siyempre. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood daw, magandang araw sa'yo. At muli, nais ko pa rin po pasalamatan yung mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta pa. At kung nais nyo po magambag, wag na wag ho kayo mahihiya. Pindutin nyo ho yung buton na tinuturo ko sa gawi ho dyan, subscribe button ho yan. At the same time, i-on nyo na rin ho yung notification bell para at least kahit puro pag-iabas ko lamang ho to, updated naman ho kayo sa pag-iabas ko. Pero ano naman ho kaya meron ngayon, bukod sa last day na mamaya or today, last boss na rin ho mamaya. The moment na ano to, tapos na siguro itong mga ilang oras lang. Eh meron ho na pakita si Boss Bugsy na teaser or update kung ano man pwede mangyari. Well anyways, wala na pa tumpik-tumpik pa, simulan na natin to. So ayun nga mga boss, so, diba? Eto na tayo, paliitin natin ang ating sarili kasi late na tayo. Eto mga boss, level 59, hanggang level 60 na lamang to. Mamaya, tapos na to. Okay? Dating dito sa huli. Ayan na, level 60. Okay? Nandito na tayo sa 59. Purong lang tayo ng konti para mapakita, tama ba? Ayan, level 60. Diba? Eto ang akin mga boss. Sa tansya ko sa akin, di ako aabot. Pero sana umabot na level 4,000. Ay, level 4,000. Ito dito sa number 938 na to at makuha itong 4,000 elixir. Ito kasi yung merong highest. Yung susunod na ito is Deepet token na. Mas curious ako dun sa mangyayari ng elixir. Kaya gusto ko sana elixir. Ewan ko lang pero feeling ko aabot lang to up until 2,000. Di na ako aasa dito. Pero tatry pa rin natin kasi upon checking, pagdating dito sa mga pets ko, meron pa naman akong mga na-unlock na no wind. Eh, kaso nga lang, ito ay wind din. Hindi ko pa rin ho pinapasok. Iniisip ko pa kung ipapasok ko pa mamaya after na itong video na to. Or aabangan ko yung bukas. Pero syempre, tatansyahin natin kung ano mangyari. Eh, maninigurado na lang din siguro tayo mamaya. Ngayon mga boss, syempre, naebas naman nila na pagkatapos nga na itong boss fight na to, eh mawawala na rin ho yung staking. Eh, meron pa ho tayong pet na nakaabang ho doon na ready for recall. Ito yung mga pet na to. Ito ang akin mga boss. Okay. Nasa sa inyo yan kung i-recall niya na or hindi. Ako kasi, pag sinipag at nagising ako bukas, pag feeling ko, magigising ako, bukas ko ipapasok itong mga wind. Pero baka manigurado ako ngayon, ipapasok ko na lang. Pero yung mga nakastick, hindi ko iniisip ko kasi kung i-recall ko na or hindi pa. Because kung i-recall ko na siya, sayang yung pet food na mangyayari. Roughly around 50,000 pet food pa rin yun overnight. So baka bukas ko na lang din i-recall before the boss fight. Pero pag nakalimutan ko, ayun, ang malaking sugal doon. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon sa pet ko na nandun na hindi ko na-recall. Okay, kasi mayroon at mayroon pa rin ako may iwan kasi kailangan ko tapusin yung 30 days eh. Nagpasok pa akong isa at ito yung pet na yon, si Tigra. Well anyways mga boss, kayo nasa inyo yan. Na-remind ko lang din. Pero kung ayaw nyong ma-hassle, na there's a huge chance na ma-hassle kayo, lalo na pagka tinanggal nila yung feature pansamantala, baka mamaya hindi natin magamit yung mga pet, eh i-recall nyo na lang. Ako kasi, iniisip ko, curious lang ako kung ano yung mangyayari din. Pero pag kinabahan ako ng konti, malamang sa malamang withdrawing ko. Eh, yun yung mga move na pwede kong mangyari ngayon. Well anyways, ito yung about sa boss fight. So, baka matulog din tayo na maaga-aga kahit papano. Sign up na nga natin to. Sayang naman, tignan natin kung ano mangyayari. Mabuti na sigurado kasi sayang yung 4,000. Baka mamaya hindi ako magising bukas, malaki pa problema ko. Eh ngayon, ito nga mga boss. Nakapag-eba sila about dito. Ito na mga boss. Diba? Ito, tinabi ko talaga to. Yung data na to. Not because para tandaan kung sino man yung nanalo. Ang purpose ko dito ay yung part na kung saan at least meron akong idea at meron akong data na kung ano yung kailangan kong makuha. Kasi ito yung mga tao na highest. This is the 30 persons. 30 pets na meron. Hindi ko alam kung 30 persons to, pero wala akong nakitang similar name. So, lagay na lang natin na 30 accounts to. Tapos 30 pets to. Ito yung merong highest. Okay? Sa top 10 na nga lang, at least may idea ako na kailangan kong makuha siguro. Kung gusto ko ng crit type, makakuha ako at least level 30. Bakit ko siya kailangan bantayan? Eh, syempre mga boss, baka mamaya lumabas yung part na pwedeng mag-lend.
at least yung lending, meron na akong criteria kung ano yung kailangan ko i-lend para magkaroon ako ng genes ng pet nila. Kasi sa breeding, doon naman magkakaroon ng count niyan, gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende kung ilang counts. Ngayon mga boss, ang sa akin lang pagdating dito, at least eto, meron na tayong kopya. Meron na tayong idea na part na kung saan ano yung dapat natin makita na medyo maximum. Eh kasi ito na yung pinaka matataas sa lahat, itong top 10, di ba? Sa HP, sa attack at kung ano-ano pa, at least magkakaroon tayo ng idea. Pero sa attack, as far as I know, ito ay Fang. Sa critical, ito Tigra. Sa attack speed, hindi ako sigurado kung Tigra pa rin. Gene, hindi ako sigurado. HP, hindi pa. Hindi, marami kong tinitignan pa dito na aspeto. Kasi mga boss, sa HP, ang nakikita ko malalaki ay si Rudolph. So, ang pangalan ng isa. Yung isa pa. So, ito mga boss, abangan natin to. But, nasa sa inyo yan kung itatabi nyo itong data na to or hindi, or ililista nyo or hindi. Nandyan lang naman yan sa post nila kung ayaw nyo itabi. Nasa sa inyo yan, mga boss. Congrats sa mga nanalo dito sa mga Beast Warriors. Okay? Nakakaingit yung mga pet nyo. Guaranteed, ala to, mga legendary siguro to pataas. Kaya rare pataas, di ba? Ngayon, mga boss, ito naman. Ito yung nakakatuwang part na kung saan nasa alpha stage na po ang mobile app. Okay. Paano ko nalaman ang alpha stage? Naka-indicate naman dun sa my QR code. There are only handful of people who are currently testing this kasi nga, nasa alpha version pa lamang to. Alpha user only. So, iilan lamang ho yung tao na merong access dito. And I hope and I pray na sana once na na-release nila pagdating ng beta, eh, all goods. Kasi marami, mas marami pa rin ho talaga ang gumagamit ng mobile applications tulad nito. Kasi, syempre, hindi naman lahat meron din PC. The same time, pagdating dito sa Pilipinas, most of the time, ang ginagamit ko talaga is mobile phone. I just hope na sana all good siya. At the same time, ang pinag-iisipan ko dito, kung may QR code to, paano kung wala kang PC? Or baka mamaya ito, gagamitin lang kung main mo eh PC para magamit mo sa phone mo, eh, kailangan mong i-scan. So, ang malaking tanong ko na lang dito, eh, baka mamaya, alam mo yun, eto, meron naman nakalagay dito mobile login, eh kung pwede nga ba na rumekta ka na or kailangan mo pa rin mag-login sa PC. I hope sana hindi. Na tipong separate entity na lang siya or separate application na lang siya pagdating na login. Pero malaki kasi security din kung merong QR code. Pero hindi ko alam. Hindi ko pa rin naman siya natetest. Ang akin ay haka-haka lang. This would come out most probably as per the roadmap. It is supposed to be next year. But with them or Boss Bugsy having this kind of teaser, baka mamaya mapaaga to. So ito yung aabangan natin mga boss. Pero ito sana yung mas maaga talaga sa lahat. Diba? Yung bangko ng Silvers. Sana. Diba? Na tipong pwede ma-imbak muna dyan para tumaas yung limit capacity natin na 500K. Lalo na pagka dun sa mga nagdadagdagan na ng mga pets, medyo nakakarami na. Mahirap kasi yung 500K talagang kung marami kang pets, tatatlo. Kasi akong pets ko, kada cage isa lang. Kaya pwede ko matulog. Eh paano? Pagka ano, diba? Kailangan masulit natin at ma-utilize yung time habang tulog. Siyempre, tulog is life. Eh, yun nga ho mga boss. Ayan lang ho yung mga quick ebas natin. At at the same time, good luck ho dun sa mga nasa leaderboards at congrats dun sa mga nanalo dun sa Beast Warriors. Wala na ho ako yung mga ebas pa hanggang sa muli. Kita-kits.